Hi mga moms! Ayan, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano makakakuha ng PWD card and booklet. So, keep on watching! Ayan nga mga moms, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ba makakakuha ng PWD card at PWD booklet para sa mga pasyente syempre ng PWD. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan para makakuha ka ng PWD card and booklet? First is yung medical certificate. Medical certificate na manggagaling sa doktor nyo, sa doktor ng pasyente nyo, or kung kayo mismo PWD. Kailangan po na makakuha muna kayo ng medical certificate. Next is barangay certificate na katunayan na PWD ka or yung pasyente nyo. Next po is yung form, PWD form na i-fill up nyo po, ilalagay din yung mga information nyo. And next is Xerox ID po ninyo or ng PWD na pasyente. Lastly po is yung 1x1 and 2x2 ID picture. Tigdalawa po yan. So, first po is kailangan natin yung medical certificate. Yung medical certificate na yan, syempre, magagalit po yan sa doktor na pinagpa-check up ninyo. Sa kanya kayo hihingi ng medical certificate sa kanya na kukuha kayo ng PWD card. So, actually, sa aming kasi, ang nag-introduce ng PWD card is yung doktora. Si Doktora Pascual na doktor ng anak ko na neurologist. Neurologist siya, orthopedia. So, siya yung nag-introduce sa akin. Sabi niya, kumuha kayo ng ano ng PWD card kasi malaking tulong yan sa inyo. Kasi ang pait talaga ni doktora. Sabi niya, malaking tulong sa inyo kasi 20% din yan sa gamot. So, malaking ano rin siya, malaking malilis niya kapag ibibili ka ng gamot. Lalo na yung gamot ng anak ko na sa mercury drug lang talaga nabibiliin. Walang generic brand nung gamot na yun. So, si doktor yung nag-ano sa akin, pinigyan niya kaagad ako ng medical certificate. Sabi niya, dalahin niya sa barangay. So, tapos tayo sa medical certificate, so, ibigay ng doktor yung dalagay dun kung ano yung sakit ng anak mo or kung ano sakit mo, disability mo. Tapos, yun namang medical certificate, yun naman yung ipapakita mo sa barangay. Sabihin mo na, kukuha ka ng PWD card, gagamitin mo yung certificate para sa pagkuha ng PWD card. And bibigyan ka naman nila, and dito naman sa barangay namin, wala akong binayaran, fairness. Wala namang bayad yun. Tapos sa barangay nyo, kaya sa barangay namin, wala bayad ang pagkuha ng certificate para sa PWD. Saglit lang nakuha ko agad, and then, so dalawa na yung ano ko, dalawa na yung requirement ko. Next is, punta naman po kayo sa munisipyo. Kuha naman kayo ng PWD form. Ito naman, pwede naman na ihuli nyo na lang din. Kuha kayo ng PWD form, tapos i-fill up nyo yun. Tapos ilagay nyo lang yung mga information na kailangang malaman doon. Tapos sana may dala na rin po kayo ng 2x2 na ID. Dalawang 2x2 and dalawang 1x1 ID. Lastly is yung Xerox copy ng ID ng pasyente, ng PWD. Pagka nakompleto nyo na po yung requirements na yun, yung medical certificate, barangay certificate, 2x2 and 1x1 ID, Xerox copy ng ID, and yung PWD form. Pag nakompleto nyo na yun, okay na yun. Tapos, ipapasa nyo na lang doon sa DSWD, ha? Sa DSWD sa munisipyo nyo. Tapos, doon yung dadalahin mo, sabihin nyo na para po kami sa PWD. Ang kukunin nila yun, yung sasabihin na lang nila sa inyo kung kailan nyo pwedeng balikan. So, sa iba, madali lang nila nakuha. Kagayang kakilala ko, isang araw lang, nakuha kagad nila yung ano. Kasi depende rin siguro kasi nung kumuha ako, nagkataon, nag-lockdown na naman. So, lockdown yung munisipyo namin. And pinabalik ako. Tapos hanggang sa, inabot ako ng 3 weeks eh, nakapagpapalik ako para lang makuha itong PWD card and booklet ng anak ko. Kasi sayang naman yung kada bibili ka ng gamot, diba? So ngayon nga, eto, binalikan ko, nakuha na namin.
And ito pala siya. So, ayan siya. Ito yung PWD card ng anak ko. Yan. Tapos, dalawa yung booklet. Ito yung mga booklet niya. So, dyan inilagay yung, ano, mga picture niya na 2x2. So, dalawa yun, diba? So, itong orange, ito yung para sa pagkuha mo ng pagbibili ka ng ano, pagbibili ka ng gamot. Ito yung ipapakita mo. So, ayan yung ibibigay mo. Tapos, ayan, ibilista dyan kung ano-ano yung nakuha mo. Ganyan. Ito namang isa. Ito namang white. Ito naman yung pag magpo-purchase ka, halimbawa ng rice, corn. Ayan, o meron din sa likod. Nakalista dyan. Iaano ko rin, ipapop up ko din dyan sa screen kung ano-ano yung mga items na pwedeng maka-discount. Kapag bibili nyo, makaka-discount. Kasi malaking bagay din ito. Kagaya halimbawa ng rice, corn, bread, fresh, dried, and canned fish and other marine products, fresh pork, beef, and poultry meat. Ganun. Kung bibili kayo, nakakaano kayo yung cooking oil, yung bigas, diba? Sugar, coffee. Malaki din yung maaano nyo. Makaka-discount din kayo dun sa mga bibili nyo na yun. So, hindi lang siya sa panggamot. Pwede din siya sa mga ibang mga necessity ng PWD. Maraming, ano siya, marami ka ding mapapaggamitan. Kung, diba, mag-grocery kayo, diba? Na para naman sa anak mo or sa'yo, diba? Bilang PWD ka, pag nangyay ka, marami ka ding maligis. So, magagamit mo rin talaga siya. Lalo na kung yung anak mo, diba, o hanggat maaga pa lang, diba? Malaking bagay din po yung maligis nyo dito kasi 20% ang maliles nyo dito. So, kasi kagaya sa anak ko, ang gamot ng anak ko is 1,000 pesos, 50 pieces. Kasi, ano eh, 20 pesos po ang isang capsule. Isang capsule lang ng gamot ng anak ko. And, diba, ang mahal-mahal na nun para sa ating mga nanay, ang mahal nyo. So, 20 pesos ang isa. Tapos, kung bumili kasi ako, per banig. Para kasi mahirap na para balik-balik sa bayan kasi malayo din and mahal ang pamasahe. So 1,000 pesos. So ililets mo yung 20%. Magkano yung ano mo din, di ba? 200 pesos din. So sayang din yung 200 pesos. Pambili mo na ulit yun ng panibagong gamot pa ulit, di ba? Isang banig pa ulit. Eh, instead na limang banig ang mabibili ko, di anim na banig na yung magbibili ko ng gamot ng anak ko, di ba? So malaking tulong din siya. So kung ako sa inyo, ayusin nyo and lakarin nyo kasi madali lang naman eh. Kukumpleto nyo lang naman yung requirements. Madali lang naman kayo makakakuha. Lalo na kung talaga namang may disability kayo or may disability yung mga pasyente nyo. Ganun. Madali lang kayo makakakuha. Wala namang ano, wala namang hassle. Kasi talagang iipunin mo lang yung requirements. Tapos, ibibigay mo lang dun sa municipio, sa DSWD. And yun na, hihintayin mo na lang na ipabalikin ka. Tapos, makukuha mo na siya, tapos magagamit mo siya. Malaking bagay siya. Yun lang naman, mga moms. I hope na may naitulong ako sa inyo. Kasi gusto ko lang din talaga ma-share sa mga moms dyan. Yung maitutulong sa atin ito. Kasi alam ko na hindi madali ang buhay. Lalo na po ngayon na pandemic. Sobrang nakaka-stress ng mga pangyayari sa buhay-buhay. And yung mga ganitong bagay na makakatipid tayo, i-grab na natin. Kasi konting effort lang naman tapos nakukuha mo na hindi ka naman mahihirap niya talaga. Konting effort lang and patagal niyang gagamitin ang anak niyo yan or ng pasyente niyo. So, I hope na may naitulong to ako sa inyo and kung may mga questions pa kayo na hindi ko na-i-lastard, pwede po kayo mag-comment and susubukan ko pong sagutin sa abot na makakaya ko. So, that's all mga moms. I hope na nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe, please like, and comment na kayo kung may questions po kayo. That's all. God bless mga moms. I missed you.